Yan, good morning mga bebe ko. So today's ano, nandito pa ako. Oh my god! Good morning po sa inyong lahat. So, eto na naman ako at nagbabalik. Ang tagal kong hindi nakapag-vlog. So, good morning mga bebe ko. It's me again, your mom's mamang Jops, and welcome back to my channel. Yan. So, sorry mga bebe ko kasi ang tagal kong hindi nakapag-vlog because busy-busyhan ang lola niya. Busy-busyhan, ang daming errands. Well, errands talaga. So, yun nga. So, medyo naging busy after nung last vlog. Kaya hindi nakapag-upload. But then again, ngayon, sisikapin ko na na makapag-upload uli. Mga siguro, twice a week. So, for today's video, mga Jopipians, mga bebe ko, Q&A muna tayo. No, Q&A. So, I posted on my Facebook and my TikTok account. Ask me a question. Fun and light personal question at sasagutin ko to ngayon. So that's how I do it. So without further ado, let's get started. So yun nga guys, una kong nakitang comment from Sean Corpus. Yan, magkakajowa pa ba ako? Ba malay ko, Sean? Buhay mo yan. Sabi ko, ask me a question. Yes, Sean. To tell you honestly. Wow, English. To be honest, bata ka pa naman. Tinignan ko or install ko yung Facebook mo. Bata ka pa naman, magkakajowa ka. Oo, magkakajowa ka pa pero mag-aaral ka muna. Ha? Ayun ang suggest ni Mamang Jok sa'yo. Kasi yung jowa, darating at darating naman yan sa buhay mo. May tamang panahon, may tamang araw, lugar, yan. At may tamang tao para sa iyo. So, ito naman sa TikTok naman, direkta lang sa akin. So, what's my favorite color daw po? And, favorite food. So, my favorite color is black. And then, my favorite food is kare-kare. Pero sa mga fast food, he loves burgers. Yan, and chicken. So, follow niyo po si Dorothy, si Cute, hi Cute. So, shoutout sa'yo. Follow her on TikTok, on her TikTok, okay? Yung may gems pa ako. Ayan naman, question mula kay Jameson. So, ang tanong niya, ano po naging spark sa inyo para bumangon? Po, shoutout na rin. So, So, ang naging inspire sa akin para bumangon, siyempre, ang mga magulang ko, mama ko pala, kasi separated ang parents ko. So, nandito ako sa mama ko, siya ang kasama ko, at kapatid ko, yan. At syempre, kayo, mga bebe ko, kayo nag-inspire din sa akin. Isa kayo sa malaking factor para mag-strive ako lalo sa itong ginagawa ko na pagbablog. At mga, yun nga, mga video, funny video, yan, comedy videos, yan. So, kayo din ang inspiration ko. Pero syempre, inspiration ko din ang magulang ko, ang nanay ko at ang kapatid ko. Ayan, so lunch na, kain tayo. Ang ulam ko is, sino? Pagpat maboy. So, yung next question natin is yan kay Jonah Supan. So, follow nyo rin po siya sa kanyang TikTok account. Kung may TikTok account po kayo. Yan, ang tanong ni Jonas, yung una muna is, nakalimutan ko. Ang tanong niya is, ilan na ba ang naging ex mo? Actually, mga bebe ko, medyo seryoso akong tao pagdating sa relasyon. So, to be honest, yung mga serious relationship ko is tatlo. Tatlo pa lang. Pero yung mga fling, madami. Pero yung serious relationship, yan. Alam ko, tatlo na yung, tatlo yung serious relationship ko at ex ko. Yun. Eh, kuno-kuno ko itong classmate ko nga pala ko.
saging or hotdog? Pwedeng both. Mayroon ka parehas eh. Yung hotdog kasi, comfort food ko po yan. Dahil ako nag-i-stop ng hotdog sa ref. Para kung hindi ko type yung ulam, yun. Ayaw ko sa merienda. Ay, lagi ako nag-hotdog sa merienda. Pero ang saging, favorite ko yan kapag alam mo na, nainom ka ng pinagabihan, medyo masama ang ano ng chan mo, yung lagay ng chan mo. Kaya, yung latundan ba yun? Yun po ang favorite ko sa saging. Siyempre, para ha, yung jabs mo maging... Dahil yung chan kumakain pa ako. No? So, yun nga. Favorite ko siya parehas, pero more on hotdog ako. Pwede ba yun? Pwede yun! Ayan, nasa labas ako. Nandito ako sa bandang bukid. Yan naman na guys. Alit ako muna sa inyo. So, ayun nga, bumalik tayo sa tanong ni Aileen Bustamante. Bakit hindi ka crush ng crush mo? Narinig niyo ba yung question niya, bakit hindi ka crush ng crush mo? Aba, malay ko. Pero, kasi kasama ko ito before sa Akwe, which is hindi ko ito din. Kasama ko siya kasi sa work. Meron akong particular person na gustong gusto. Pero ibang department siya. Ng email, ako sa calls. Bale, crush na crush ko siya. Mas maliit siya sa akin. Ingay. Yun. Mas maliit siya sa akin, pero basta astig na astig siya sa paningin ko. Di yun nga. Kasa na-elbow ako. In-elbow ako ng isang kasamahan ng babae. Yun. So, bakit sabi niya ako crush ng crush ko? Yan, ang ganda dito sa Bukid. Alam niyo na, Bukid Provincia. Diba? Wow, ang sarap ng hangin. Kaso meron ng pinatatay yung, ano doon? Meron ng pinatatay yung building doon, which is yung Bulacan State University. Yan. Refreshing, diba? Ang sayo. Tapos, tanong naman ni Mark Celeste. Tama ba Mark Celeste? Basta si Mark. Kailan daw yung unang ate Kim ako ng hotdog ni Ajor? Ayan. Medyo funny. Funny nga ba? Medyo naughty pa lang. Ayun. Kailan nga ba una? Ano yata una eh? High school. Agang lumande, kaya agang nabulok. What? So yun, high school ako nun. Ayan. Mula naman kay Eric Villanueva. Ang question niya is, kumusta po si Mamang Jobs niya or kumusta ako ngayon? Well, in terms of buhay-buhay, okay naman buhay pa, eto ka malaman. Direct! Pero, syempre minsan may mga struggle pa rin tayo. Minsan sa financials, pero kadalasan emotion. Tinatanong ng friendie ko kung kaya ko pa lang mag-vlog. Ayan yung friendie ko, di bulig. Hindi, pinakamaganda ko yung ano friendie. Ano dito friendie? Kiss mo ako. Kiss mo nga ako. Di ba kasama kita yung birthday ko? Di ba? Sa lahat may cleavage. So may nagtatanong kung mahal ko o mahal ako. Ikaw, friendie, kung ano gusto mo, mahal ka o mahal mo? Mahal ko. Bakit? Kasi? Mahal ko. Hindi naman matil. Hindi naman matil. Hindi na. Ano ba kaya? Napakahirap na? Hindi na. Mahal. Hindi na kasi mo. Pero sa akin, mas gusto ko yung mahal. Ayan guys, narienda tayo ng aqua at saka cheese sticks. So, our next question is came from Weki Cano. So, ang tanong niya is, mahal ko pa ba? Actually, share ko na rin sa inyo guys, I've been with this person. Meron ako dating karelasyon. Tari, may karelasyon. Ano, tumagal kami ng 11 years. Aww. Ano yan? Yun nga, pwede ba yun? Pwede yun! So, tumagal kami ng 11 years. But then again, may, ano na, kailangan eh. Talagang lahat ng simula may hangganan. So, pero ang sagot ko dun sa tanong mo, siguro, para sa akin, Hindi ko na mahal. Yun. Siguro, importante pa rin sa akin, pero kung mahal ko pa ba, hindi na siguro. Oh, magandang dilag.
Yes! So, yun nga, yung next question natin medyo nagiging seryoso na po, no? Ayan, tungkol na po sa mga pagmamahal. So, this question naman po ay galing sa aking friend na idol ko to, si Kin Arcilia. Nag-start ko sa TikTok and then nag-build siya. Fast moving yung mga, yung improvement niya at saka yung mga followers niya. So, nag-ano na rin siya, gumawa na rin siya ng YouTube account niya. So, supportahan niyo po siya, si Kin Arcilia. So, yun, ang question niya is, naniniwala daw ba ako na kung hindi pwede kami sa pagkakataon to, sa mundong ito, kung, nagmamahalan kami pero hindi kami para sa panahon na to, naniniwala daw ba ako na pwedeng maging uli kami sa susunod na life or parang reincarnation o sa ibang buhay. Yun, yun yung pagkakaintindi ko. So, hindi ko na matandaan, no? Pero yun yung thoughts. Para sa akin, yes. Naniniwala kasi ako sa reincarnation eh. Para sa akin, ano, walang makakasira eh pagtunay yung pagmamahal nyo. Kahit hayop ka man. Para sa akin, walang makakasira sa pag-ibig. Kahit nasa ano ka mang panahon, ano man ang gender mo, ano mang oras, ano mang lokasyon. Kung tunay yung pag-ibig nyo, kayo't kayo pa rin ang magsasama. Kayo't kayo pa rin dalawa ang makikita sa huli. Aww. Yun, para sa akin. Thank you, Kim! So, yung next question natin ay galing kay Jelal. Actually, kasama ko nito before sa trabaho. Mag-ilis mo na tayo. Tintabo, pwedeng pagpirituhan. So, etong next question natin is medyo tikit, medyo double or medyo nakakatawa din, no? Kasi, ang question niya is, kailan yung huli mong ano? So, binigyan niya ako ng lima. So, lima yung sasagutin ko or bibigay ko na kung kailan yung huli. So, ako na mag-iisip ng siyempre ko kung ano yung ginawa or ano ba. Basta yun, gano'n. So, kailan ang huli kong ano? Huli kong paliligo. Siyempre kanina, no? Grabe naman. Huli. Okay, kanina yung huli kong naligo ako. Pero syempre may kasunod pa yun. Ano? Tapos, pangalawa, kailan yung huli kong feeling ko in love ako. Wow! In love! So, siguro mga nung siguro mga 3 months ago. Tapos, pangatlo, pinahirapan naman ako nito, ang dami. Yan ako rin uminom, kagabi, yan. Minom ng alak, ay natapon. Tapos, kailan ako huling nag-TikTok? Kahapon yata. Actually, hindi na nga ako nagano'ng kapag-upload yun. Pero may upload ako kahapon. Yan. Ang lima, kailan ako huling May nagtanong kasi niyan, si Gems, kailan daw, ay hindi pala si Mark Celeste, si MJ. Follow niyo rin na pala siya sa ano niya, sa YouTube channel niya. I-post ko na. Ano, ang tanong niya is, kailan ako unang hatikim ng hatog ni Azure? O kailan naman ako huling hatikim ng hatog ni Azure? Woo! Kailan naman yung pandema? Ano? Gagabi. Gagabi lang. So, next question is coming from Paul Indong. Yan, follow niya din po siya sa kanyang YouTube channel. Meron din po siyang YouTube channel. Popost ko na lang din po. At TikTok. May TikTok din po siya. So, follow niyo po siya sa dalawang accounts. Yan. So, ang question ni Paul Indong is, one thing you are proud of? Being a gay. Yun sigurong, yun ang answer ko dun sa question mo. Kasi, for me, being a gay, hindi naman to ewan ko sa iba. Feeling ko hindi naman to kasalanan kung wala akong gagawin masama, diba? For me, being a homosexual is, or we're not just like what you have thought. We are not here to be humiliated, to be condemned, to be scolded, but we are here to be valued, respected, and to be loved as well.
Because naniniwala ako na the reason why we're here, meron kasi tayong mga certain obligation na kailangan nating gampanan sa ating society. Yan, at sa ating pamilya. So, I'm proud being a gay. And ang question naman ni sino to? Ni Ponyang. Yan, to post ko. Ang question naman niya is, kung hindi ako naging bakla or hindi ako naging ganito, magkakapamilya ba ako or may pamilya na ba ako ngayon? Parang yun yata at nakacheck ko. Kung hindi daw ba ako naging gay, sa tingin ko daw ba may nabuo na akong pamilya ngayon? Maybe. Yes. Kasi sa edad kong to, 37, malamang meron na. Saka, oo, meron na. Oh guys, huwag kayong matakot. Ako lang to. Yan. Matry ko ba? Ito ganito. Alam ko ba? Try natin magpaganda. Ang meron pang mirror. So, ang last question natin ay magagaling sa aking best friend na si Adrian. Si Edsy. Ang question niya is masyadong seryoso, no? Ayan. Parang medyo pinagawala ko. So, ang question niya is, naka-move on na daw ba ako talaga sa aking ex? Pakisagot. Demanding, ha? So, Ed, tingin ko, oo. Oo, naka-move on na ako kasi it's over a year. Yes. Nung bago mag-1 year, medyo talagang struggle ako. Kasi hindi nagkaroon ng closure, di ba nabanggit ko nga sa inyo kanina, mail or dito sa video na to, na yun, na nagkaroon na ng parelasyon ng almost 11 years or 11 years. So medyo mahirap itapon yan. Alam kong minahal ko yung tao na yun. Pero doon natin ang sinabi ko na lahat ng simula may katapusan or may hangganan. Siguro iyon na yung end namin. Hindi man nagkaroon ng closure, pero dun sa ginawa niyang paglayo, siguro understood na yun na dapat mag-move on ako. So, pero ganun pa man, wala akong regret na hiwalay kami kasi nung panahon na naging kami, naging masaya ako. So, yun, pinaramdam din niya sa akin kung ano yung worth ko. It's just that napunta kami sa isang maling panahon, maling desisyon, maling pagkakataon. So, that's it for today, mga bebe ko. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video, sa mga upload ko, okay? And, bago ko nga pala tapusin itong video na to, meron ako announcement sa 21 kasi meron akong pag-giveaway dalawa, ring light. So, ang question ko doon, para makasali ka, para magkaroon ka ng entry sa raffle ko para magkaroon ng ring light, is ano yung dalawang pinuntahan ko sa Tagaytay, which makikita niyo sa last vlog ko. At ano yung tatlong tinain ko na food noon sa Tagaytay. So makikita niyo sa recent upload ko, which is nung napunta kami sa Tagaytay. So i-comment niyo lang yun, no? And then doon ako mamimili na mananalo. Magandang ring light. And by the way, i-announce ko yan sa magandang 21st. Okay. And shoutout na pala sa mga tropang walwal, sa tropang putsa ka man, good life, sa mga tagbarangay Kapitolyo, mukhang malalos Balakan, no? shout out din sa tropang Yipop, yan, shout out kay Chester na laging nagko-comment sa aking mga videos, at sa mga friend ko na medyo hindi ako pinagkakaroon ng bonding sa GC, dati sila Ate Sheba, Nasha, Ate Mary, si Ate Ana, yan, mga friend ko na vlogger din na nasa mga ibang bansa, no? Yan. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout din kay... Ano to? Nakalimutan ko pa nga ng... Basta! Yan. Shoutout sa inyo lahat. Ayan. At thank you nga pala sa inyong support, guys. Dahil na-reach na natin yung requirements ni YouTube, which is yung 100K na subscriber at yung 4,000 na watch hour time. Okay? So, yun. Na-reach na natin yun. So, monetize na po tayo. Pero, meron pa rin tayong requirements na hinahabol. Ibig sabihin, kailangan natin munang maka $10 para mabigyan tayo ng free Google AdSense. No? So, kung gusto may mga tanong kayo about sa YouTube, kung paano ko ginawa ito, paano ko nag-start, at paano ko na-reach yung mga comment lang, yung mga bagay-bagay, yung mga requirements, comment lang daw, comment down below lang po kayo.
And kung meron pa kayong mga gustong pagawa sa akin sa next vlog ko, just comment lang below. Comment lang lahat. Manawa ka ng comment. Ayan. At doon na nga po nagtatapos ang vlog na ito masyado ng mahaba. Pag kumapalit ako sa video na ito, iwanan ko na kayo ng katagang masaya ang buhay, kaya ang buhay ng masaya. That's all for now, mga Jupitians at mga bebe ko. Have a good day!